So yo, what's up mga kaibigan, mga kapatid? So yun, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe itong channel ko, Action TV. So yun guys, may bago tayong information about dito kay LeBron. Ito si LeBron, next season, so kailangan may makabol na naman siyang may tinatarget na bagong record. So yun guys, bago magsimula tayo, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe itong channel ko at dito papanoorin natin dito guys. At para malaman nyo na totoo itong mga sinasabi ko. Ito ang mga source na totoo na nagsasabi ng katotohanan. Tara, let's go. Panoorin natin, guys. So, si LeBron nga ay nakuha na last season ang record na akala ng madami noon na isang record na imposible nang mabasag pa. Ganun pa man, sa 20 years nga ni LeBron sa NBA ay nakuha niya ang titulo ng player na may pinakamadaming puntos na nagawa sa kasaysayan ng NBA mismo. Isang impresibong bagay given the fact na hindi nga score first player si LeBron at kasali siya sa top 5 players na may pinakamadaming assist sa history ng NBA. Ganun pa man, isang record na abot kamay ni LeBron next season ay ang maging all-time scoring leader sa basketball history. As of now ay nakagawa na nga si LeBron ng 47,734 points sa kanyang 20 years as a professional basketball player. Mapa-regular season man yan, playoffs at kahit ang mga nilaro niyang games sa Olympics at FIBA tournaments. Well, ang all-time scoring record nga ay hawak ng Brazilian basketball legend Oscar Smith na may 49,737 total points. Oo, alam natin, ibang level ang competition na nilalaroan ni LeBron at Oscar. Ganun pa man, a record is a record. 2,004 points pa nga ang kailangan ni LeBron upang mahabol ito. At kung gusto nga ito ni LeBron na mahabol ay kailangan niya mag-average ng 26.7 points in 75 games o 28.4 points in 70 games. Isang bagay na napakahirap na gawin. Other than mahirap nga talaga magtala ng 26.7 points sa NBA, lalo na ito na ang kanyang 21st NBA season at may edad na din siyang 39 years old, sa palagay ko nga ang mas mahirap para sa kanya ay makapaglaro ng 75 games o 70 games. Sa last 5 regular seasons nga niya ay hindi pa siya nakakapaglaro ng more than 67 games dahil sa mga injury. Kaya naman isang ito sa mga pinakamatinding accomplishment ni LeBron kung sakali ang maging all-time scoring leader hindi sa kasaysayan lang ng NBA, bagkus sa kasaysayan ng basketball. Kung makakapasok nga ang Lakers sa playoffs tulad ng inaasahan ng madami, malakas nga ang tsansa na makuha na niya ang record na ito next NBA season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? So yun nga guys, ang bagong target ni LeBron James next season. So yun guys, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa channel natin at pwede kayong mag-comment yan at free shoutout po sa iyo. Wala pong problema yan, basta mag-comment lang po kayo dyan. At huwag na huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel nyo at tayo ay baguhan lang po. Pagpasensya nyo na po yung mga video ko na ginagawa po. So yun po, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa kananood sa mga video ko. Thank you so much.